Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang isang online learner enrollment and survey form. Ito ay pinapangunahan ng ating kinagagalangan na principal na si Mrs. Hermelinda J. Mignolas at ang ating assistant principal na si Mrs. Salve V. De La Cruz kasama ang mga masasigasig na guro ng Tanday High School, Tanday, Nabua, Camarilleson. Ito ang isang learner enrollment and survey form. Bago tayo mag-umpisa, ituro ko muna ito kung paano ito buksan. Una, gagamit tayo ng link. Ito yung link natin na gagamitin. Kopyahin natin siya and i-paste natin sa isang URL, sa isang browser. Paste natin and click enter. Okay. So, sa pag-click po dito, lagi natin tatandaan yung may asterisk. Yung asterisk na yun, ito yung sobrang kailangan. So, let us start. So, school year, 2020-2021, mayroon ka na bang learner reference number or LRN? Yes or no? Halimbawa, yes. Ikaw ba ay balik-aral? Yes or no? No, halimbawa. Grade level mo sa darating na school year. So, sa part na ito, inituro ko dito ang pag-enroll mo sa junior high and senior high. So, unahin muna natin yung senior high. Halimbawa is grade 11 ka this school year. Grade 11. Sunod, last grade level completed. So, grade 10 ka last year. Tapos, last year, last school attended. Halimbawa, Tanday High School or any school ka nagtapos. If wala sa nabanggit, mag-type ka dyan sa other po. Sunod, school ID. Ilalagay po ninyo dyan. Sunod, school address. Halimbawa, Tanday. Type of last school attended, public siya or private. Halimbawa, is public. School to enroll in, sa Tanday. School ID na Tanday, 30-1992. And school address is Zone 5, Tanday, Nabua, Camarillo. Click natin ang next. Sa part po dito, makikita yung semester. May first sem and second sem. Mayroon tayong dalawang track. Ang Tanday High School, which is the academic track and TVL track. Under that, we have the GAS, UMS, Home Economics, Bread and Pastry Production, Cookery, and EPBS. Meron ding AIM and CSS. So, yun po ang sa procedure ng senior high school. After ng data na yan, click lang po ninyo ang next. Okay po. So, balik tayo sa pag-enroll naman ng junior high. So, balik tayo. So, pindot po ulit tayo. So, halimbawa, nagtapos ka ngayong taon is mag-grade 7 ka. So, nagtapos ka ng grade 6. And, school attended halimbawa last year lang din. Tanday, halimbawa elementary, Tanday elementary. If wala sa nabanggit po dyan, sa other lang po tayo maglalagay. School ID, lalagay po natin. School address, halimbawa Tanday ulit. Type of last school attended, kung public or private, public or private, public. School sa Tanday, school ID, 30-1992, and address. Click natin ang next. Okay. Ilalagay natin dyan yung PSA birth certificate number, sunod, LRN, sunod, apelyido, halimbawa is Figura, ako mismo. Name, lagay po natin is Melvin. Middle name, lalagay po natin dyan, extension name kung meron. Date of birth, halimbawa, February 20, 2000. Sunod, edad natin, halimbawa is 16. Halimbawa, male or female, male, belonging to indigenous people or IP, yes or no, halimbawa is no, if yes, lagay tayo ng specify, mother tongue, naglalagay din po tayo, pati ang religion, thus the learner has not have special education needs, halimbawa is no, next. House, number, and street, maglalagay din po tayo. Barangay, halimbawa ako, Kapuray Sima.
Municipality is Batu. Tapos province. Nilagay natin yung province. Camarines. Camarines Sur. Region. Region 5. Next. Name of father natin. Nilagay natin dyan. Yung education at admin niya. Nilagay din natin. Employment status. Nilagay din po natin. Tapos, working from home, duty SQ, ilalagay lang din natin. Tapos, yung contact number ng ating tatay. Sunod, yung mother's full maiden name nung dalaga pa siya. Ilalagay din natin siya. Sunod, educational attainment ng ating nanay. Sunod, yung employment status niya. And kung working from home din siya, ilalagay din natin siya. And yung contact number. Are you living with guardian? Ilalagay din natin dyan kung yes or no. So, ano ba? Yes. Next natin. So, ito na. Guardian's full name. Surname, first name, and middle name. So, halimbawa, i-figura. Herminia. Figura. Lagay tayo. Education attainment, lalagay din tayo. Ano pa? Ayan, employment status, nilalagay din. And kung working from GCQ. And cellphone number, halimbawa, 0909-123-456. Or contact number. Next natin. Sunod po, how does your child go to school? Halimbawa, sa walking lang and sa pag-commute. No, no. Dito, kung mayroon tayo dito mga kapatid, nag-aaral din. Ngayong taon, ngayong school year, kung may grade 1 up to college, maglalagay tayo. Dito na rin sa D3, who among the household members can provide instructional support to the child's distance learning. Choose all the types. Halimbawa, yung guardian, elder niya, hindi. Halimbawa lang. Tapos, what device are available at home? Ang available sa bahay ko is yung desktop. Halimbawa lang. Not available na lahat. Desktop. Halimbawa lang. So now, do you have a way to connect to the internet? Yes or no? Halimbawa, yes. Through what? How do you connect to the internet? Halimbawa, data lang tayo. O, halimbawa lang, no. Ayan. What distance learning? Kung ano yung learning natin, do you prefer for your child? Kung online learning, kung ano yung gusto natin child. Ipili tayo. What are the challenges that may affect your child's learning process through distance education? Choose all that applies. Halimbawa, sa gadgets lang, and there is no. Halimbawa, halimbawa lang po. Pakibasa po ng maigi yung mga instruction po dyan. Ito po ay isang sample lang po. Name and grade level of brothers who will enroll at Tanday High School this school year 2020-2021 from eldest to youngest. Yung mga kapatid po ninyo, mula panganay hanggang sa bunso, itatype po ninyo dito sa your answer. So, are you a pantawid pamilya Pilipino program or purpose member? Yes or no? Halimbawa, no. Next. Do you have a scholarship? Halimbawa, no. And click submit to finish. Okay, submit. And your data has been saved. Please present the following on the first day of school. Number 1, SF9. Number 2, picture natin. Number 3, certificate of completion. Nung grade 7 to 11. For new students, photocopy of birth certificate. 2, certificate of good moral or transferee. Birth certificate, good moral, original. Barangay clearance, certificate of transfer, and sworn statement. Keep safe everyone. Stay home. Save lives. Thank you and God bless everyone.